So, problem number 6 na po tayo, sab. Chapter 5, simple support beam. So, pero dito is shear and moment diagram. Nag-construct po tayo ng isang shear and moment diagram. So, problem number 6, determine the shear force and bending moment distribution produced in the beam by the concentrated load. So, simple support beam pa rin siya. So, what are the value of the shear and moment when x is 1/2? So, sa madaling salita, ano daw yung value ng shear? Ano ba daw magiging value ng shear mo and moment mo kapag ang x mo is 1/2? So, ibig sabihin po, pag sinabing 1/2, hindi masyado mahaba, no? So, 0.5, ganyan. So, dito, ini-indicate niya po yung x na hanggang dito lang. So, sa madaling salita, ang x po dito is less than sa P. O yung point load, less than po sa point load. Sa madaling salita, dito po, sa baba, o sa mas maliit sa point load. So, hanggang dito lang po ang x o 1/2. So, sa madaling salita, kapag gagawa ka po ng shear equation and moment equation, sa madaling salita po niyan is, yung 1/2 po is nakalocate po dun sa yung segment o yung section mismo dito. Kasi ito lang kasi yung sakop ng x. Hindi na masasakop. Gawin natin point C yan. So, sabihin natin point C o segment C yan, no? So, A, B, and C. So, yan po. So, from segment A, C lang. So, ibig sabihin lang po, yung when x na 1/2 na yan is, kapag ginawan mo siya ng isang shear and moment equation, is less than po sa C. Kasi hanggang dito lang, no? Less than po sa C. So, mamaya, maintindihan niyan pag nag-solve na tayo. So, una, ang gagawin po natin, kunin po muna natin yung reaction support dito sa A at C. So, ito yung kinakatakutan ng ibang estudyante kasi kapag variable na yan, malamang magkakaubusan yan kung gano'ng magkakasubukan sa foundation ng algebra. Kasi kinatakutan ng mga estudyante dito is kapag variable daw yan, sir, is mahirap, sir. Paano ba yan, sir? Kapag, okay, sana kung numbers kasi force times distance, mga number lang naman. Pero kapag variable algebra talaga. So, kailangan talaga is pasensya. Pasensyaan lang talaga. Abahan ng pasensya. So, yan. So, kunin muna natin yung mga reaction support sa A pati B. So, ang gawin natin, mag-moment tayo sa dito na lang para may space tayo. So, summation of moment at A is equal to 0. No? So, clockwise, gawin kong clockwise equal to counterclockwise para mas madali. Kasi ito, totally ito talaga yung ginagamit kong assumption. Clockwise equal to counterclockwise. Ibig sabihin lang po, lahat ng ikot ng clockwise is equal daw sa counterclockwise. So, ganito yan. Moment of A. So, ito, P. Ito yung pulse o point load. So, iikot yan kay A. Ano yung ikot niya? Counter. Clockwise pala. So, that is ito. So, that is P multiplied by distance. Ngayon, ano yung distance? Ang distance niya po is 2L all over 3. So, multiply by 2L all over 3. No? So, meron ka bang nakikitang pulse na maliban sa point load na ikot ng clockwise? Wala na, di ba? Kasi ang support sa B, ikot yan ng counter. So, that is equal na. So, sir, bakit equal? Kasi dahil sa assumption ko. Dahil ang assumption ko, clockwise, yung point na ikot ganito, equal daw sa counterclockwise. So, ito naman kasi ikot yan ng counterclockwise papunta doon sa B, papunta doon sa A. So, that is B, or that is RB, multiply by L. Di ba? Kasi ang total distance kasi dito is L. Ang total distance dito is L. Yan po yun. So, dito, pag dito lang, L over 3. Pero pag dito, L lang. So, yan. So, yan. So, divide both side by L para makuha natin yung RB. Yan. So, that is RB. So, that. Yan. So, ano ba? Paano ba yan? So, yan. P times 2. P, 2P, no? So, 2PL all over 3 divide by L. So, that is reciprocal. Magiging RB is equivalent of ito, magiging, meron itong 1/2. So, that is, tanggal na. So, that is 2P all over 3, no? So, yan ang reaction mo. Kasi ito matatanggal. Kasi reciprocal. So, yan ang reaction mo sa RB. So, ngayon, mag-submission forces vertical ka na lang. Bakit? Kasi, isa lang yung ano na vertical, which is yung RA. So, positive is upward. So, that is RA plus RB. Kaya lang, ang RB mo is 2P. So, dahil 2P ito, lagyan natin 2P over 3. Is equal to, ano ba? Equal to P. Ito na lang, gawin mong ganito. Equal to P minus P. Kasi ang positive mo is upward. So, dahil ito, downward yung P. So, minus P. So, minus P is equal to 0. So, yan. So, simplify RA plus 3 times P is magiging 2P minus 3P
all over 3, no? Equal to 0. So, yan. 2P minus 3P is equivalent of RA. 2P minus 3P is equivalent of negative P. Diba? Negative P. So, pag i-transpose, negative P over 3. Pag i-transpose mo sa kabila, yung negative P over 3 magiging positive P over 3. So, ito na yung reaction mo sa nagkikita ba? Yan po yung reaction mo sa RA is P over 3. So, ilagay natin dito P over 3. Then, dito is 2P all over 3. So, so mahirapan tayo mag-shear in moment. So, dapat mag-close natin yun. So, gagawin na tayo ng shear in moment diagram. So, i-cut muna natin yung section dito sa C. Pero, hindi talaga exactly C. Meron itong infinity size na maliit lang. So, ganito yan siya. Ganyan. So, yan. So, dito meron itong support na P over 3, no? That is P over 3. So, pangit masyado. P over 3. So, dito, meron itong shear na ganito downward. That is BX. Then, meron namang moment na counterclockwise para siya yung mag-support dito o mag-resist dito sa P over 3. So, that is moment at X. So, yan. So, anong gagawin natin? Summation forces vertical. Bakit? Kasi isa lang yung ano na vertical, which is ito lang yung BX. So, that is positive is upward. So, dito, upward dito. So, P plus 3 minus sa BX, no? Kasi downward. So, BX minus yan is equal to 0. So, i-transpose mo yung P. BX is equivalent to P over 3. Bakit? Positive yan. Kasi i-transpose mo yung P over 3, negative. Divide both sa B, negative, positive. So, ito yung equation natin sa shear. So, ngayon, kunin naman natin ang moment nito. So, that is moment of X. So, lahat daw ng ikot ng clockwise is positive. So, moment of X. So, dito natin magkikita mamaya. Kasi dun sa, ano natin, dun sa problem natin sa number 5 is, ang ginawa ko, inopposite ko ito, di ba? So, ang ginawa ko dun is, kinonsider ko yung sa kabilang section. So, dito, ang ikukonsider ko sa lahat, ikukonsider ko dito lahat is yung left section. Para malaman yung pinagkaiba ng maling assumption. So, para malaman natin kung mali talaga yung assumption. That is, sadyahin kong imali yung assumption ko para makoreksyon ng sagot natin. Kasi doon sa kanina, walang mali doon. Kasi ang ginawa ko, sign convention, which is, yung una, kinonsider ko yung left section. Then, pangalawa, yung right section. So, ang ginawa ko, inopposite ko lang yung shear pati moment. Para hindi siya magkamali. So, dito, i-consider ko yung lahat ng shear dito sa kabila. So, para malaman natin kung yung maling assumption. So, para maiba naman. So, yan, moment of X. Ganyan, ikot ng moment. Lahat ng ikot ng clockwise is positive. So, ito ikot ng counter. So, negative. So, ang distance nito is hindi natin alam. So, sabihin natin X. So, yan. So, negative P over 3 multiplied by what? Multiplied by X. Di ba? Is equal to 0. So, yan. So, ang gawin natin, ito transpose natin ito doon sa kabila. So, moment at X is positive P X all over 3. So, tama. Di ba? Kasi tingnan mo, positive. Ibig sabihin, tama yung assumption mo na dito, clockwise. So, tama nga naman. Kasi, ang P over 3, kapag mag-rotate yan dito, ano mag-re-resist? Ano mag-susuporta sa kanya? Siyempre, yung moment at X. So, ika-counter niya yan. So, yan yung mag-susuporta sa kanya. So, tama yung assumption natin na positive yung ganito, rotation. So, dito, nakuha na natin yung moment at X. So, ngayon natin. So, dito, lagyan natin ng vertical dito na imaginary. So, doon naman tayo sa sobrahin natin dito. Kasi dito, sa pangalawang, ano natin, pangalawa naman tayo sa pangalawa. Sa pangalawang segment. So, ang segment, so, tawagin natin itong segment AB. Ito, tawagin natin segment, segment AC, no? So, sabihin natin segment AC. So, that is 0, less than X, and less than 2L over 3. Kasi tingnan mo, yung 2L over 3, ano yung pinakamawapas sa kanya? Siyempre, yung X. Ngayon, ito yung X. Yung sinasabi niya na X na 1 half. Ngayon, ang X na 1 half, ano yung pinakamawapas sa kanya? Siyempre, 0. Kasi wala na dito, di ba? So, 0 na yan. So, dito naman, dito na tayo, segment CB. Ito yung gagawin ko, segment CB. Segment CB. Tawagin natin segment CB. So, ano yung pre-body diagram niya. So, ganito yung pre-body diagram ng segment. So, yan. So, dito, meron itong support. So, kaya ito yung sinasabi ko. Ito yung i-consider ko yung lahat ng left section. Kasi doon sa problem number 5, nag-consider ako ng left section and right section. So, ngayon, left section naman agad. Para ma-probe natin, kahit saan ito yung mag-consider, tama ang makukuha natin. Diba?
So, dito, tingnan natin. So, dito, meron itong support dito, which is A yan, di ba? So, anong support dito? P over 3. So, dito, meron itong P. Diyan, yung P. So, kung nagtataka kayo kung walang P dito, kasi dito tayo nag-cut. Dito kasi, dito naman tayo nag-cut. Hindi talaga exactly sa B. So, that is point C dito, di ba? So, point C. So, malamang meron itong distance dito na 2L over 3. So, dito, ang total distance nito is X. No? Pag dito. Kasi, siyempre, hindi natin alam yung total distance dito exactly. Unlike dito, alam natin ang exact niya sa from point A to point C is 2L over 3. Kaya, naglagay ito ng 2L over 3. So, dito, meron itong shear na ganyan. Kapag dito ka talaga nag-consider, ganyan po yung shear mo. So, BX. Then, ang moment mo, sabihin natin na ang moment natin is counterclockwise. So, tingin ko talaga, mali talaga ito, yung counterclockwise. Kasi, siyempre, yung point load, iikot yan ng ganito. So, anong susuporta sa point load? Walang susuporta sa point load. Di ba? So, dapat, ang assumption mo is ganito. Siya yung mag-resist sa point load. So, itry lang naman natin. So, i-consider lang naman ng nasagot natin yan. Pero, tingin ko talaga, hindi talaga ganyan ang rotate. So, try natin. So, submission forces, vertical. Bakit? Kasi isa lang yung anon, yung BX. So, which is 0, positive is upward. So, ito upward. So, that is P over 3 minus sa BX. Eh, minus sa P. Meron pala P dito sa so, downward. So, minus P. Then, minus BX naman. Kasi downward din. So, equal to 0. So, yan. Anong gagawin natin dyan? So, simplify natin. Ano ba yung makukuha natin? So, shear tayo. Shear tayo. So, ito 3 times P magiging P minus 3P over 3 minus BX is equal to 0. So, positive B to negative P magiging what? Magiging dito na lang. Magiging tandaan lang samba. Negative P that is negative 2P over 3, no? Ito na lang. Sino magkasya? So, minus BX. So, equal to 0. So, i-transpose mo lang yung negative 2P magiging positive. So, divide both sides. Tingnan mo, magiging negative B. Nasaan yung BX? Magiging BX mo is negative 2P over 3. Bakit naging negative? So, tingnan mo kasi. Yung ano kasi, yung BX mo kasi, yung negative 2, di ba? So, i-transpose sa kabila, positive. So, divide both sides by negative, negative. So, ito yung equation natin sa, ano natin? Negative. So, dapat dito pala is upward kasi para masuporta niya yung P. No? So, kung i-upward natin yung shear, ito, mag-ikot dito, okay lang dito. So, okay lang naman yun. So, dito sa, ano natin, sa moment equation na kasi shear ito. Big time, yung moment niya. So, saan ba natin isulat? So, dito, burayin natin ito, no? Burayin na lang natin. So, yan. So, moment. Ang moment, ano ba yung moment? So, ganyan. So, that is moment at x, ganyan yung rotate. So, ito, iikot yan dun, yung p.3. So, negative kasi, counter. So, p, ano yung distance niya? X. So, that is p over 3 multiplied by x. Then, ano pa? Yung p multiplied dito. So, ano yung distance niya? So, ano yung rotate niya? Clockwise. So, that is positive. P multiplied by what? X. Kasi, hindi natin alam ang total distance dito, di ba? X. So, x minus 2L over 3. So, sir, saan ang galing 2L over 3? Kasi, tingnan mo, kapag yung P ikot yan dito, ano yung distance niya? X, di ba? So, dahil ang P na to is less than sa 2L, so, ibig sabihin, minus 2L. Kasi, ang P po is mas mababa yung 2L over 3 sa P. Kaya, less than siya sa 2L over 3. So, minus 2L over 3. So, dito, equal to 0. So, yan, isi-simplify natin yan. So, burayin mo natin ito. So, tandaan lang yung nakuha mong shear kanina. Tandaan yun. So, yun. So, simplify natin. Nasaan na yun? Ito. So, dito, moment. Moment. PX, i-factor out na lang natin yung ano natin, yung P over 3, no? I-factor out natin yung P over 3. So, magiging ganito. Magiging ganito. X minus 3. Diba? Kasi ito gagawin mo kasi ito,
3 minus x, gawin mo single fraction. So, 3 minus x is 3x, di ba? So, 3x times p, 3p. So, ipakita ko na lang para, kasi baka dito kayo. So, yan. So, mx. So, ito gawin mong single fraction. Dito muna tayo. So, 3 times x magiging plus p. Magiging 3x yan. Minus 2l over 3. Di ba? So, ngayon, yan siya. So, yan. Moment of x. I-factor out mo yung negative p over 3. So, pwede mong i-factor out yung negative 3 over p. So, that is p over 3. Dito, x. Then, dito, minus 3. Diba? Minus 3. Minus 3 na lang. So, dito, magiging minus 3, minus x, minus, tawin natin, buray natin ito. So, tandaan yung nakuha natin kanina. Minus 3, minus x, minus 2l over, wala na kasi factor out na yung 3, ba? So, yan, minus 2l na lang. Kasi tingnan mo, pag dinistribute mo yan, negative pl over 3, negative p over 3 times x, dito, babalik. Negative p over 3 times 3, times 3 times x, magiging px3 over 3. Kasi yan ito, pag dinistribute mo yung p dito, sa 3, babalik siya dito. Kasi negative p over 3 times x is magiging dito magiging 3 magiging p negative magiging negative p 3x over 3, di ba? Kasi factor out mo na yung negative p over 3. So kung i-distribute mo yun, babalik ka dito. So ayan, i-distribute natin yung 3. So that is moment of x minus p over 3 x negative 3 times x is negative 3x. Then dito magiging negative 3x. Then dito magiging negative 3x. Dito negative 2l na ito, di ba? So negative 2l. So hindi naman natin i-distribute yung negative 2l. Dito lang. 2l, yan. 2l. So yan. So moment of x. Algebra talaga ito. Nag-ubusan ng algebra. So yan, moment of x. Ito, positive x to negative 3x. Magiging, what? Magiging negative 2x minus 2l. Diba? So, ngayon, yan na yung ano na ito. So, i-factor out mo yung 2 kasi common. So, that is moment of x negative p over 3 factor out by 2. So, gawin natin yan. So, gawin natin negative 2. So, kung negative 2, positive ito mangyari. Diba? So, diba? Negative 2, positive. So, yan. So, 2 negative 2. So, that is x minus l. Yan. Kaya natin ganyan. Ngayon, so, kasi ito negative 2, di ba? So, pag i-multiply mo kasi ito negative 2 na to, dapat kasi negative 2 to. So, multiply mo kasi magiging positive yung p. Magiging positive kasi yung p. So, ayan. So, multiply natin. Ayan. So, transpose natin sa kabila, equal to 0. So, that is moment of x is equivalent of negative yan. So, ito multiply, maging positive. Kasi negative yan kanina, multiply dito, negative to negative, positive. So, that is, i-transpose sa kabila, maging negative p over 3. Tama ba? So, asan yung 2? P over 3. So, multiply yung p dito, magiging 2p. Then, x minus l. Yan na. Yung moment mo sa x. So, ang gawin natin, okay lang naman, hindi natin gagamitin yung moment. So, yan. So, tingnan natin, i-construct na natin yung shear and moment diagram. So, dito, meron tayong support na P over 3. So, akyat yan. Dito. Dahil, simple support beam yan, malamang rectangular yung shear. So, pupunta dito, meron siyang P over 3 dito. Ngayon, dahil P over 3 na to, meron naman ditong downward. Isa madaling sa dito, meron na itong point load na pababa. Di ba? Pababa. So, anong gagawin mo pag pababa? So, minus yan. So, minus sa, ano natin? P over 3. So, dito kasi P over 3 rin dito. So, try mo gamitin yung equation kanina. Naburap kasi yung equation kanina. So, yung equation kanina, ang gawin mo, i-substitute mo yung distance na 2, ang distance kasi dito is 2L over 3. I-substitute mo dun sa shear equation natin. So, P over 3 pa rin na makuha natin dyan. So, ano ba yung shear kanina na nakuha ko na? Shear ko sa
plus p over 3, no? So px, so parang px ata, px over 3. So ayan, so ang gawin natin, isulat ko muna yung ano, yung lahat ng nakuha kong shear and moment equation, no? So shear and moment equation, isulat natin. Para ma-prove natin na kahit equation ang gamitin natin o dito sa shear mismo, pareho lang ang lalabas. Pareho lang ang makuha natin. So try natin. So yung burahin natin ito. So isulat, lagyan natin yung kanina, yung mga nakuha natin shear. So ang nakuha natin shear kanina, yung plus na shear natin, that is bx yun, di ba? Bx is equivalent to plus shear natin, yung nakuha natin sa shear dito sa segment AC is p over 3. P over 3, no? So dito naman sa segment CB, gawin natin itong gawin natin AC. Then yung CD, CB, CB naman natin sa shear natin is nakuha natin sa CB is negative 2P. Negative 2P over 3. No? So sa moment naman, sa AC, ang moment niya dito sa AC, nakuha natin dito is moment at X is equivalent to PX over 3. So sa CB naman, ang moment niya sa CB is negative 2P over 3X minus L. Yan po yung nakuha natin. So ito yung gagamitin natin. I-prove lang natin. So pwede lang naman dito, di ba? So ito yung P over 3. Ngayon, sa pangalawang shear natin, papunta dito kay CB, negative 2P. So ibig sabihin lang, pag negative, bababa yan. Dito. Negative dito. Negative 2P over 3. Di ba? Bababa yan. So that is negative 2P dito. Kasi dalawa yan. So, negative 2P over 3. Ngayon, para ma-prove natin yan, so, tingnan mo, negative 2P over 3 dito. So, aakyat yan. Bakit? Kasi may support dito sa B, which is positive 2P over 3. So, negative 2P over 3 to positive 2P over 3, 0. So, babalik yan 0. So, maka-close natin yan. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung hindi yan mag-0, kung magkato na maliit, magkaiba ito at dito, hindi yan mag-0. So, mali na yun. Kapag mali ka sa reaction support, mali ka na sa lahat. So, yan. So, i-prove natin. So, gamitin law natin. Okay lang. Na-prove na dito sa shear. So, dito na lang tayo mag-prove sa moment. So, sa moment, ito rectangular, di ba? Rectangular ito. So, ngayon, rectangular yan. So, ano ba yung formula ng rectangular? So, base times height kapag moment. So, moment. So, malamang triangular dito. Pero, hindi natin alam. Ano ba yung height dito? Di ba? Kasi ito, ano ba yung rectangular? Ano ba yung height ng rectangular? P over 3. P over 3 times base, ano yung base niya? Ang base niya po dito, from dito is 2L. So, multiply by 2L over 3, di ba? Kasi siyempre, base times height. Ang base kasi niya is dito from point A to point C is 2L over 3. So, multiply sa height na P over 2. P over 3. So, P, magiging ganito. 2L times P is magiging 2PL. So, 3 times 3 magiging 9. So, 9 dito. So, malamang dito, meron tayong 2PL over 9 dito, di ba? So, ngayon, dito naman. So, meron itong downward. So, malamang negative. So, dapat bababa yan. So, dapat pagdating niya dito sa baba, mag-zero natin yung exact 0. So, dapat ang makuha natin dyan is negative. Negative 2PL over 9 para mag-zero, di ba? So, ano yung base dito? L over 3. So, that is L over 3 times height. Di ba? Kasi ang formula kasi ng rectangular kapag nagkuha ka ng base, moment, base times height, di ba? So, base, L over 3, times height. Ano bang height nito? Negative 2P. Negative 2P over 3, no? So, negative 2P times L is what? Negative 2PL. 3 times 3 is 9. So, di ba pareho na? 2PL, positive 2PL over 9 to negative 2PL over 9, 0. So, maka-close na yan. So, 0, tama. So, ngayon, i-prove naman natin gamit ang equation. So, para talagang tama talaga, no? Exactly. So, yan, PX. So, makikita mo dito, wala tayong problema sa shear. Ito yung mga shear. Kasi, wala kasing X. So, ibig sabihin, wala kang masasubstitute dyan. So, wala kang masasubstitute, di ba? So, dito, X is 1/2. So, try natin sa moment. Dito, moment at X. Ano ba yung moment at X? Moment at X is P over 3. P over 3. So, ngayon, P over 3.
So, yan. So, ano yung x? Ang x po niya is 2L over 3. Tama? So, substitute natin ang x. Ano ba yung x niya? Ang x po, dito, ang distance ng point A to point B, 2L over 3. So, multiply by 2L over 3. So, same lang. Kasi 2L times P is magiging 2PL. 3 times 3, 9. So, same lang. Kahit gumamit ka ng equation. Mapa-equation man, or yung formula ng base times height ng rectangular, same lang makukuha mo. So, dito naman. So, same lang naman makukuha mo dito. So, kayo na mag-solve nito. Para, ano naman kayo. So, ang x mo, papalitan mo lang ng L over 3. So, same lang na makukuha mo dyan. Kasi dito, pag pinalitan mo ng L over 3, 3 times L, negative 3 to negative 2, times 2, times 9. 9 pa rin. Same lang. So, dito, pero di pa tayo tapos kasi tingnan mo, yung problem po natin dito. So, although na-close na natin yan, so wala tayong problema, na-close na natin yan. Pero hindi pa tayo tapos. Bakit? Kasi, sabi dito, ano yung magiging value, ano yung magiging value of the shear and moment kapag ang x is 1 half? No, kapag ang x daw is 1 half, ano yung magiging value? Ito yung x na sinasabi niya. So, ibig sabihin, ang x po, kapag ina-analysis po natin, ang x po is less than sa point load. Sa madaling salita, ang x po is mas mababa sa point load. Kaya nga mas maganda kasi, tama yung sinasabi ni Albert kasi ang sabi niya dun is imagination is better than knowledge. So, mas maganda yung ini-imagine natin yung isang structure, no? So, ang structure po natin, kung pagbabasihan po natin, ang value po ng shear and moment kapag ang x is 1 half is ito. Ini-indicate niya po yung x na mas maliit po. Ini-indicate niya po yung x. Ang x po dito is 1 half. So, 1 half. So, sa madaling salita po, ang 1 half na to is less than sa point load. Ibig sabihin dito, so ano ba yung shear mo dito sa less than sa point load? Di ba ito? Ito yung shear mo dito sa AC. Kasi tignan mo, ang x lang dito na 1 half, dito lang. So, ano ba yung sakop ng x na 1 half? Di ba from point A to point C? So, ano ba yung shear mo sa A to C? Di ba ito? So, hindi mo magagamit yung CB. Bakit? Kasi ang CB, from C to B. So, walang x na 1 half dyan. Kasi in-indicate niya yung 1 half na x, less than lang dito sa point load. O dito, mas mababa sa point load. So, sa madaling salita, ang magagamit mo na shear dito is ito. So, gamitin natin yan. So, at x is 1 half, ano yung magiging value ng shear? Ano, kasi value ang tinutukin niya. Ano yung value? So, ang value niya is ang bx is from 1 half p over 3 pa rin. Bakit? Hindi yan magbabago. Bakit? Kasi wala ka naman x dito na pwede mong i-substitute yung x na 1 half. Unlike sa moment, meron. So, ano naman yung magiging original value ng moment kapag ang x mo is 1 half? So, ito na yun. Yung moment at x is equivalent to px. Di ba px? Pero ang x mo is 1 half na sinasabi niya. So, multiply by 1 half. All over what? All over 3. So, simplify by algebra. P times 1 half. So, magiging PL, hindi pala PL 1 half yan, P over 2. All over 3. Ngayon, reciprocal yan. Magiging moment mo is P. Magiging moment mo is P. So, reciprocal by 1, magiging 6. So, yan, P over 6. Tama? So, yan yung magiging, ano mo, yan po yung magiging, ano natin, PL ba yan? PL over 2, no? PL over 2, PL over, L ata yan. L, L over 2 pala, hindi 1 half. So, that is PL. Kung L yan, that is PL. No? PL over 6. So, yan yung magiging original, hindi pala nakikita. Yeah, ito yung magiging original moment mo kapag yung x is less than sa point load. Di ba? Mas maganda kasi is ini-imagine mo yung structure mo o yung mismong ginagawa mong structure para mas advantage ka, para mas maintindihan. Kasi, ang talino kasi, ito kasi yung pinag-gaiba nila. Pag talino lang, alam mo lang. Di ba? Alam mo lang. Pero hindi mo alam ang actual nito o hindi mo alam paano gawin. Although alam mo yung mga method, yung mga formula, alam mo. Kasi talino, di ba? Matalino ka, di ba? Pag matalino ka, alam mo yung mga ano, yung method. Pero, hindi mo alam kung, hindi mo kayang ini-imagine. Kasi mas advantage kasi yung ini-imagine mo mismo yung isang structure para mas maintindihan mo mabuti o maklaro mo mabuti. Maklaro mo mabuti. Kasi nangyari na kasi ito nung ano ako, nung first year college ako, nangyari ito sa isang kaklase ko. So, ang tanong doon, pinaprove ng teacher namin. So, pinaprove niya na yung isang structure daw, paano mo daw masasagot o paano mo masosolve. Sinolve niya, all the tama, yung method, yung mga formula na ginamit niya, pero hindi niya ma-explain kung paano siya ginagamit o paano yun, pag in-apply mo sa actor, paano, ano yung magiging itsura.
ng structure mo. Hindi niya alam paano explain. Although alam niya yung mga method formula. Alam niya kasi kabisado niya, no? Pero hindi niya alam kung kapag in-apply mo ito, anong mangyayari. So, mas maganda talaga is yung in-imagine mo yung isang structure, kung ano yung mangyayari kapag in-apply mo na yung method mo, no? So, mas maganda kasi yun. So, kung may katanungan kayo, so i-comment nyo lang and sasagutin po natin. So, thank you and maraming salamat. What?